At kaugnay po ng balitang ito, makakausap natin ang ina ni Jennifer na si Alicia Dalquez. Magandang umaga po sa inyo, Ginang Dalquez. Magandang umaga din po sa lahat. Sa lahat ng nakikinig sa inyong radio. Okay, Ma'am Alicia, kailan niyo po nalaman na napawalang sala na po ang inyong anak? Kahapon lang po ng hapon, mga alas 5 ng hapon, tumawag po dito ang nag-handle ng kaso ng anak po na taga DFA Manila. Opo, opo. At ano pong initial ninyong reaction, ma'am, nung nalaman niyo po ito? Siyempre, sino ba namang hindi nakakaano? Masaya-masaya ako at napunutan ng tinik ang bibig ko. Wala nang kaba. Mm-hmm. Ganun niyo. Nakausap niyo na po ba ang anak ninyong si Jennifer? Oo, kahapon din mismo tumawag siya sa akin. Mm-hmm. At meron po ba siyang mensahe? May mensahe siya, nagpapasalamat siya sa lahat ng nagsuporta na tumulong para sa kanya. Sa lahat-lahat, saan mang dako sa mundo, nagpapasalamat po ang aking anak at kami na rin na kanyang mga magulang. Opo, opo. Ano po sa tingin ninyo ikinapanalo po ng kaso ni Jennifer? May, yun po ma'am? Napatunayan po ng judge at sinabi ng judge na si Jennifer ay innocent. Opo, opo. Opo. Sige po ma'am. At saka, yung kanyang penalty is 5 years. So, naserbihan naman niya yung 2.5 years. So, mag-antay na lang tayo ng 2.5 years again para siya ay makauwi na. Okay. So, kapag nakalaya na po si Jennifer, uuwi na po siya talaga permanently dito sa Pilipinas o makikipagsapalaran pa rin siya sa ibang bansa? O ayaw na namin magkipagsapalaran siya. Gusto ko'y alagaan na lang niya ang kanyang mga anak at maghanap buhay na lang kami dito. Opo. Kaysa naman itaya namin yung buhay niya doon sa labas. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Alicia Dalquez, ang ina ng OFW na si Jennifer na nakaligtas sa death row sa UAE. Salamat po sa inyong oras, ma'am. Okay. Salamat din. Thank you po.